Hello guys, my name is Sharla and for today's video, gusto ko lang sa inyo na i-share yung love story namin ni Sam. So, madami nang nagko-comment and pa-share naman yung love story ninyo ni Sam. So, pasensya na guys kung ngayon ko lang naisipan na i-video or, you know, mag-share. But finally, nandito na. Okay, so, nakilala ko si Sam, guys, sa isang app. And it is a Christian dating app. And yung name ng app na ito is CDFF. It means Christian Dating for Free. At that time, guys, noong 2017, free pa yung app na yan na CDFF. Pero ngayon, naririnig ko na hindi na free. May bayad na raw. Maybe it's because, you know, naging popular na siya na application ngayon or, you know, dating apps. So that's why, you know, may bayad na siya. Pero thankfully, kasi that time, you know, student pa lang ako, wala pa akong work. So it's a blessing din na at that time, you know, wala pang bayad. So yeah. So pwede niya lang siya, guys, ma-download. So nakita ko lang ito sa Play Store. And so, ito yung itsura niya. Gusto ko lang ipakita. Ayan, guys. Ito yung itsura niya. Ay, hindi na po-focus. Focus, please! Christian Dating for Free. Ayan yung itsura niya. May isda na logo. Ayan. So, I advise you guys na itry nyo yung CDFF. Kasi mostly sa mga lalaki doon na available is mga Christian. So, kasi si Sam Christian din siya nung na-meet ko siya. And then, yeah, so, we met on CDFF and that was September 10, 2017. O, di ba ang tagal na, guys? Parang kailan lang na nag-join ako sa ganyang app. And now, you know, kasal na kami. And then, magti-3 years na kami, guys, this October 13. September 10, I met him, 2017. And then, I think mga 1 week lang, guys, or mga almost 2 weeks na panliligaw ni Sam, sinagot ko na siya agad. Hindi na ako guys, nagpa-kipot-kipot. Okay, so, anyway, mga 2 weeks, almost 2 weeks na panliligaw. So, naging kami na, guys. We're in a relationship. So, yeah, long-distance relationship. Parang nasanay na din ako sa mga, you know, like, long-distance relationship. Parang okay din kasi 'di ba sa iba hindi nila kaya yung long distance relationship pero para sa akin na kaya ko din. And so I was so happy, guys, nung nag-decide siya na bisitahin ako sa Philippines. So I can tell na he is serious, guys, sa akin kasi 'di ba pupuntahan niya talaga ako sa Philippines kahit ang layo-layo niya. And then he said that, you know, it's his first time na mag-out of the country and yung Philippines pa yung napuntahan niya, which is, di ba, it is a third world country, so hindi siya ganun ka-safe. I was so excited kasi, nag-book na siya, guys, ng flight niya going to the Philippines. And so yung first visit niya, guys, sa Philippines is April 1st, guys, 2018. So, bali after 7 months pa, guys, before kami nagkita in person. So, I was so happy, guys, kahit, you know, like 7 months pa lang kami nagkakilala. Pero, pinuntahan niya talaga ako agad sa Philippines. And he decided, you know, na magstay for 15 days. So, April 1st to April 15, 2018. And then, nung April 4th, guys, guess what? Kung anong ginawa niya is nag-propose siya sa akin, guys. So, ito yung engagement ring na binigay niya sa akin. So, sapphire siya kasi ito yung birthstone niya. So, parang, you know, like, mas may meaning siya. And parang, talaga, connected sa kanya kasi stone niya yung sapphire. So, kanyan, kaya blue siya. But anyway, I super duper loved it naman, guys. Kasi, ang cute niya. Ang cute ng engagement ring. So, yeah. April 4th, 2018, we got engaged. So, imagine 7 months pa lang kami, but I got engaged right away. So, ang bilis talaga ni Sam. So, by the way, guys, at that time, I was 20 years old. Tapos si Sam, 21 din siya.
And then, guys, nakalimutan ko palang i-mention na kung sino yung unang nag-message. And of course, si Sam. Si Sam yung nag-message. And yung first, you know, yung first talaga na message niya, sabi niya, "Hello, beautiful." O, diba? Gandang-ganda talaga siya sa akin. Joke lang, guys. Kasi yung mga profile or photos na nilagay ko doon, syempre yung nakaayos ako or medyo maganda ako. Kaya siguro yun yung ano niya, first, you know, like, message. And then, after nung nag-propose na siya sa akin, ang original plan niya talaga, guys, is gusto niyang mag-propose sa akin sa New Government Center sa Bacolod City kasi, you know, magandang view doon, tapos nakaka-romantic. Pero hindi yun natuloy. So, nag-propose siya sa akin sa hotel kung saan kami nagsistay, and that was GT Hotel, and you know, it's very nice hotel talaga. So after na-propose siya, guys, on that day, so pumunta kami agad sa, kasi mga gabi ata yun, and then yeah, we decided to go sa bahay namin. So we decided to tell the news sa family ko na yeah, I'm engaged, you know, Sam proposed. So ayun, so yeah. So, we got a blessing from my papa. So, bali, binibigyan niya na ako kay Sam. Parang ganun. So, nag-decide siya na mag-start na mag-process for my K-1 visa. And kahit nandun pa kami sa Philippines, ano na, guys, start na talaga siya na i-process yung K-1 visa ko. And, yeah. And then, we decided din kung kailan yung kasal namin. Diba, first visit niya pa lang, pero parang bilis. So, we decided to apply for my K-1 visa for our, you know, kasal. So, after 15 days, guys, napag-stay niya sa Bacolod City kasi taga-Bacolod na ako, guys. So, yeah, bumalik na siya ulit dito sa US. So, after 4 months, guys, he decided to visit me again, guys, on August 25th. And sayang kasi hindi niya naabutan yung birthday ko kasi August 22nd. But anyway, mga 3 days late lang naman siya. But that's okay. Basta yung importante is naka-visit siya ulit sa Philippines. And sabi niya kahit super, you know, like simple lang yung buhay sa Pilipinas, pero mas nasasayahan siya, guys, diyan sa Philippines compared dito sa US. Kasi dito sa US, you know, parang ang lukot. Ang lukot. Kasi yung mga tao dito may mga kanyang-kanyang buhay na, you know, like kahit neighbor ko nga dito, hindi ko nga kilala yung name niya kasi parang hindi sila ganun ka-friendly. On October 13, we got married sa Philippines, and parang ano lang siya, guys, like something religious wedding, and we don't have something, you know, like marriage license na registered na we got, you know, na kasal kami. Kasi yung ano, visa ko kasi, guys, is K-1 visa. And then, by the way, I got interviewed nung September. Thankfully, you know, nakapasa din ako. And nung September 28, you know, I got my visa. And after that, nung nakuha ko na yung visa ko, nagsa-start na akong mag-prepare sa kasal namin kasi sa October 13, yung kasal namin sa Bacolod City. So, bumalik na naman ulit si Sam sa Philippines noong October 2018. So, yeah, super bilis lang talaga, guys, nangyari. So, in 1 year, you know, like, first noong April, yung first visit niya, and then second, August 2018, and then yung third, October 2018, kinasal lang kami. So, after pala ng wedding namin is nagstay lang kami ng 4 days. So, nung October 17, guys, is pumunta na kami dito or umuwi na kami dito sa US. So, kasama ko si Sam, guys, na pupunta dito sa US. And I'm so thankful kasi parang natatakot ako na pumunta dito mag-isa, you know, from Philippines to US. So, yeah, I'm thankful na kasama ko talaga si Sam sa biyahe. So, yeah, that was our love story, guys. So, pasensya na kung hindi ganun ka-detailed. But, yeah, nakilala ko siya sa CDFF. It's a Christian dating app. So, kung gusto nyong itry nyo na kung naghahanap kayo ng, you know, ng foreigner. So, I'm super
I'm super blessed kasi nakilala ko si Sam. He is super loving, caring, thoughtful, handsome, cute, funny, and he loves me so much and he is faithful, loyal. Lahat siya na talaga, guys. Wala na akong masabi. Yeah, so thank you guys for watching this video and I hope na makakahanap din kayo ng para sa inyo, guys. And my advice is to pray talaga and ask God for, a sign kung siya na talaga for you, kasi kung ikakasal ka, it's a commitment na talaga, guys. Commitment na talaga. Iba yung, boyfriend girlfriend na relationship kaysa sa kasal na relationship, kasi forever na talaga, guys, if kung kasal na kayo. So thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.